Sa video na ito, ating aalamin ang mga swerteng araw at oras ng pagsusunog ng dahon ng laurel. Ito naman ay pwede sa kahit na anong araw at oras. Pero ito din ay may mga araw at oras kung saan ito ay pinaniniwala ang mas mabisa at epektibo. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Sa moon phase na ito, ang planetang Earth ay nakapagitna sa buwan at araw. Ang buwan ay naliliwanagan ng araw at ang liwanag nito ay dumadaloy naman sa daigdig. Sa panahong ito, mas malakas ang gravitational pull ng buwan sa planetang Earth. Mas mapapalakas ang enerhiya ng mga bagay, lalo na at kung ito ay positibo o mabuti. Sa panahong ito, mas lumalakas din ang mga intuition powers ng psychic. Sa panahong ito, ang araw at buwan ay magkapantay. Ang buwan ay nakabagitna sa araw at planetang Earth at ang liwanag ng araw ay direktang dumadali sa buwan. Sa panahong ito, mas magandang kumuha ng mga ritual bilang binhi ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Sinasabi din na ang araw ng Martes ay mainam din sa mga ritual dahil sa araw na ito, mas dumadaloy ang malakas na enerhiya para din sa mga ritual. Ayon naman sa paniniwalang Hudyo at base na din sa aklat ng Genesis, ang unang araw ng paglikha ng Diyos sa daigdig ay Linggo. At sa pangatlong araw ay nakita ng Panginoon ang kagandahan ng kanyang mga nilikha sa pangatlong araw at ito ay ang araw ng Martes. Basahin ang Genesis 1:10 at Genesis 1:12. Sa araw din na ito, mas lumalakas ang enerhiya. Pero sa iba, ang araw na ito ay mainam naman para sa mga ritual na may kinalaman sa pag-ibig dahil ito ay konektado sa planetang Venus. Ang enerhiya ng araw at ang lakas ng liwanag nito sa umaga ay pinaniniwalaan na swerte para sa mga ritual. Sa oras na ito, pinaniniwalaan na nagbubukas ang pintuan ng langit at ang mga anghel ay bumababa upang tulungan na matupad ang iyong mga kahilingan. Ikaw, sa anong araw at oras ka ba gumagawa ng mga ritual para makaakit ng swerte? This is Irvidel Rosario. Thank you for watching.